pakikinig sa ating Afternoon Pasada sa Radio 810 CKJS at syempre online all over the world. Mapapakinggan ang ating mga programa dito sa radio natin basta may internet sa ckjs.com. At yung tinig na inyong napapakinggan ngayon, aba ay Bridge Over Troubled Water mula kay Paul Kelvin Ong. At nandito siya sa ating studio bilang ating special guest ngayon. Hello, magandang hapon sa iyo, Paul. Hello po, Tita Ate Lucille. Magandang hapon at magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig ngayong 4:37 ng Thursday, ng Wednesday. Ayan, eksakto. Yeah, we're so happy to have you here, Paul. And kaya ka nandito, syempre interesado kaming malaman, ikaw ang official representative ng Canada sa World Championships of Performing Arts 2015. Opo, sobrang pinalad po ako this year na matanggap bilang isa sa mga representatives ng Canada. And kaya po ako nandito, gusto ko po sanang i-update ang ating mga kababayan sa kung ano nang nangyayari sa aking pag-awit. Mm-hmm. At ikaw, balikan muna natin yung childhood mo. Maliit ka pa lang ba, mahilig ka na talagang kumanta, mag-perform? Yes, sobrang hilig. So, mga 4 years old po ako, sobrang hilig ko na talaga. And ang favorite place ko po before na pagkantahan ay ang banyo. Ang banyo? CR, tulad ko. Okay. So, 4 years old talaga na alala mo kumakanta ka na? Yes, kasi nanonood ako ng mga TV shows noon. No, and ang naalala ko, biglang namememorya ko na yung mga kanta. Mm. Yung mga kanta ng mga TV shows na aking pinapanood before. Do you still remember yung very first song na namemorize mo yung buong song? Yes, ang very first song ko po actually is a Chinese song. Chinese. So, yun po yung unang-una kong napanood. Kasi madalas ko nanonood ng mga Chinese na pelikula yung magulang ko, yung lola ko. Mm-mm. So, ang una ko po talagang nakabisado ay Chinese song. And it was from there na realize nila na, uy, parang mahilig pala talaga siyang kumanta. You took lessons? Music lessons? Not regularly po. Uh-oh. I took lessons for a few times. Mm-mm. Kapag kailangan na talaga, dahil malalaking contest. Mm-mm. But most of my training ko is sarili. Sarili. Kasi talagang, I won't let a day pass na hindi ako kumakanta. Mm-hmm. Bukod sa'yo, may mga kapamilya ka bang iba na mahilig rin kumanta? Lolo, lola? Nanay, tatay, kapatid. Yes, the whole family po as a whole likes performing and music in, you know, in general. Talaga. Mm-hmm. So it was in the family na talagang mahilig kami mag-perform, mahilig kami kumanta. Mm-hmm. Pag nag-birthday po yung lolo namin before, may mga sayawa, may pagkatahan. Mm-hmm. So yun po, talaga. Like, yeah, nabanggit mo Chinese songs yung mga una mong na kakanta. Ilinawin lang natin, you are Chinese. Opo, pure Chinese po. Pero pinanganak kayo sa Pilipinas. Born and raised in the Philippines. Oo, so anong citizenship mo ngayon? So ang citizenship ko po sa lahat ng papers ko, Filipino citizen. So Filipino-Chinese like that. Opo, at napaka-fluent mo syempre sa Tagalog. Of course. Oo. Actually, parang mas fluent pa nga ako ngayon sa Tagalog kaysa sa Chinese dahil mas napapractice po ang Tagalog. And nung nasa Pilipinas, syempre, I was immersed in the culture. Tagalog ang salita. Oo. So pati po yung parents ko, tuwid mag-Tagalog. That's good. Oh, at linawin natin, paano ka naging representative, isa sa mga naging representative ng Canada to WCOPA? Bali, ang nangyari po kasi, alam po na po yung tungkol sa Talent Olympics sa WCOPA, mm-hmm. even before dahil po kay Jed Madela. Mm-hmm. So dandun po yung intention ko na sumali, but this year, hindi ko po inaasahan na matatanggap ako. Kasi I just wanted to test the waters. Gusto ko lang so, kailangan mong, kailangan mong mag-apply. Opo. So, pupunta ka sa website, mag-a-apply ka. Opo. Tapos may mga requirements. Yes. Okay. So, ang ginawa ko po, actually, dahil hindi ko naman pinaplano sumali this year, nag-send ako ng video, random video lang, towards end of December na, actually, January 2015 na yata siya. Mm-hmm. Hindi ko po inaasahan na kukunin nila ako for this year. So, nung kinuha po nila ako this year, syempre, tuwang-tuwa ako and I decided that I'll be taking on for WCOPA this year. Oo. Mali mo, ikaw na yung susunod na Jed Madela. Ay, sana po. Champion ng WCOPA. That's right, si Jed Madela kasi yung first Filipino na ma-crown ng WCOPA Grand Champion. Opo. At ngayon naman, bonggang-bongga ang kanyang career. Yes. And eto, kwentuhan mo kami and yung pagiging, ano ba yung goal mo sa pagkakanta-kanta mo? Alam ko, ikaw ay bukod sa sumasali sa mga singing contests, you're also actively involved sa mga fundraising sa ating community, right? Yes. Mm-hmm. Nung pumunta po ako sa Winnipeg, sa Canada, ang goal ko lang sa pagkanta is to share my talent
magamit sa mabuting bagay, sa pagtulong. Sa mga street festival volunteer opportunities dun lang, sa school. Mm-mm. But then, dumating po yung opportunity nung 2012 sa Canada's Got Talent. And yun po talaga ang parang naging springboard para sa to open up more opportunities for my singing career po. So yun yung first talagang major competition that you nasinalihan mo, itong Canada's Got Talent noong 2013? 2012 po. 2012. Yeah, ito po yung talagang major competition na televised na national TV na sinalihan ko po. At nakita ko yung video na yan. Oh, in-interview ka ni Martin Short? Opo. Tama, ayun. And pero yung pagiging professional singer mo ba, ito, itinatahak mong landas ngayon, yan ang pinaka-goal mo sa buhay? Or is there any other thing that you wanted to pursue besides singing? Well, besides singing po, ang talagang goal ko sa buhay is to be able to have a sustainable, you know, sustainable living for myself. Mm-hmm. Kung if I make it big sa singing, then I would really be happy to be doing what I love. Mm-mm. You know, my first love is singing. Mm-mm. Pero meron po akong fallback. So I'm a professional teacher. Practical? Yes, practical po. Mm-hmm. Kasi not many make it big in the entertainment industry, and I just wanna, very cutthroat talaga eh. Yes, I just wanna be practical and prepared sa kung anong mangyayari. So right now po, I'm a teacher. And I'm pursuing my master's in September. Pero po, kung mabibigyan ako ng pagkakataon to make it big in the music industry, bakit hindi? Bakit hindi? Kasi this is what I enjoy, really enjoy doing. Ito po yung ginagawa ko sa pastime ko without any prompts. Mm-hmm. Naturally po, talaga, yan ang gusto kong gawin. Good luck sa'yo. And isa ka sa mga official representatives. Would you know of any other Filipinos from the community na kasama dun sa delegation? Yes, I think may dalawa po tayong teenagers na kasali. Mm-hmm. Si Hannah Sagaral at si Bea Jaime. Ayun, yeah. Oo. And kayo lahat, sabay-sabay kayong pupunta dyan. Sa July, kailan exacto yung July 10 to 18 ang Mokopa. And of course, magastos yan. Sobra po. Meron ba yung pondo from the government? Because you're officially the Canadian representatives, right? So, paano yun? Well, actually, yan po ang one thing na challenge, no, I think, in terms of the arts and entertainment industry. Because the government has quite a lot of support for athletes sa totoong Olympic. Mm-hmm. Pero po sa arts and entertainment, nahihirapan po kaming kumuha ng support from the government kasi wala pang funding para sa ganitong klaseng mga proyekto. Ooh, but did you try asking any branch of government for funding? Yes. Mm-hmm. So ang nangyayari po ngayon is umaasa po kami sa support ng ating mga community members, ng ating mga kababayan, ng mga businesses and organizations dito sa Winnipeg para po maging sponsors namin, para maging sponsors sa aming journey papunta sa Bokopa. Mm-hmm. Kasi magastos din yan, ilang araw din. At saan-saan categories kakasali? Yes, bali ako po ay under vocal category. Vocal. And under vocal, I'm under Broadway, open variety, at saka po world music. Ayun. And of course, maraming representatives from different parts of the world na makakasama dyan. Okay. So ano-anong klaseng paghahanda ang ginagawa mo para naman, you know, yung siyempre nakakakaba rin minsan, di ba? Kahit yung professional singers, nakakakaba rin. So ano mga preparations ginagawa mo? Well, ang preparations po, I think, is to stick on your routine. Kumanta araw-araw, mag-practice. Mm-hmm. Because I think, out of all the tips that there is, practice makes perfect. And kung hindi po tayo magre-rehearse na magre-rehearse, hindi po talaga tayo aabot sa point na mapifeel natin sa sarili natin na handa na tayo to be on stage and to compete. So practice ng practice, paulit ng ulit ng ulit. Tama. May mga tumutulong ba sa'yo na mag-practice? Right now po mag-isa ako. Mga vocal coach, ganyan. Right now po mag-isa ako. Mag-isa. Mag-practice. Dahil po hindi maisingit pa sa schedule. Sa schedule. Sobrang basic po talaga. Wow, tulungan natin ang itong si Paul Ong sa kanyang journey para sa Wakaupa. Malay nga natin, siya na yung susunod na Jed Badella, di ba? Bonggam-bongga from Winnipeg. At kailan yung fundraising mo? Ayan po, meron po kaming fundraising na inorganize ng mga aking mga sponsors. Para sa gagastusin siyempre sa Wakaupa. Sa April 30 po ito sa Gmail's International Cuisine. Mm-hmm. Diyan po tayo sa may St. James, pares na mall strip ng The Brick. Mm-hmm. And kasama ko po dyan ang 1221 Band. May isang local band din po from the Chinese community na tutugtog para sa atin. And sana po supportahan ninyo kami para po mapondohan namin ang buong trip na ito for Wakaupa. And may tickets ba to? Anong phone number pwedeng tawagan? Yes, may tickets na po tayo. $10 each po ito. Mm-hmm. And ang telephone number po na pwedeng tawagan ay 204-417-3459.
Ayan po. And ang mga posters po natin ay kasalukuyang ipinapamigay at dinidistribute po sa ating mga local businesses. Mm-hmm. And gusto ko pong batiin si Kuya John ng UPS Kenaston. Okay. Maraming salamat po sa mga posters. Okay. And tawag dito, to know more about Paul Ong, meron ka bang YouTube account or Facebook account para naman people who are interested in knowing more about you? Yes, meron po kami Facebook account, Paul Ong po, PaulOng. Ayan po. Ayun, okay. And to know more about WACOPA, itong ating World Championships of Performing Arts, pwede kayong pumunta sa website www.wcopa.com. Anything else you want to add, Paul? Well, I want to thank you po personally for inviting me over and for giving me this chance. Mm-hmm. And maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng CKJS. Dahil po sa sobrang suporta at tulong sa pagpo-promote po. Maraming salamat po. Yes, good luck to you, Paul, and we wish you all the best sa iyong WACOPA journey. And of course, thank you sa ating kasamang Lendl. Napakatsaga ni Lendl Soriano. Nagbi-video sa atin habang tayo ay nag-i-interview dito. And abangan nyo po, ipopost natin yan sa ating CKJS.com website. Thank you, Paul Ong. Maraming salamat po, Ate Lucille.